Gino, welcome to the program. Thank you, Tito Boy. Good luck. Thank you. Ano ang inaasahan mong karanasan sa loob ng bahay ni Kuya? Actually, it's more of finding myself. Kasi po, I want to do something different to what my parents are doing. Tapos yun ano, yung buong concept na lahat strangers inside one house, anong mangyayari is something so exciting for me. That excites you? Yes po. Okay. 8 years old ka pa lamang, negosyante ka na? Yes po. You earned, I think, your first thousands of pesos when you were what? 8 years old? What's yes. the story? Okay. So actually po, it started like this. When I transferred from La Salle, tapos lumipat po ako sa international school, na-realize ko, ang daming mga extra money yung mga classmates ko. Tapos ako, yung allowance ko, yung binibigyan ng parents ko, 60 pesos lang. And back then, that was liempo, rice, at saka drinks. So, eksakto lang. So, if I needed extra money, I needed to do something. Tapos ang dami kong mga Yu-Gi-Oh cards. So, I started selling konti, 20 pesos. Tapos nakikita ko, pumipila na yung mga tao. So, with my mga rare cards, tinataasan ko na yung mga presyo. Tapos to the point na yung Dark Magician, 500, isang card. So, pinapayagan ka sa international school magnegosyo nito? For a while. Okay. Tapos naging parang, yung pila, umahaba na. I was earning mga 3 to 4,000 pesos na. Tapos, people were starting to look na. So, I had to wrap it around the, yung container ko po is see-through. So, I put tape around. Then I would go to the classroom. Oh, you want some. So parang naging contraband. Sandali, when you say people, mga kaklase. Mga kaklase. Akala ko nagpapapasok ka pa ng mga tao sa labas ng IS para magbenta ng mga cards. Hindi naman, sa loob lang. Yeah. Wala bang nagreklamong magulang? Walang nagreklamong teacher? Yeah, that's what happened po. After, may nagreklamo. After a few months po, the principal, kinausap niya yung tatay ko, sinabi na parang, oh, Gino can't sell anymore kasi nawala na yung mga, wala na lunch money yung mga kaklase ko. Napupunta na doon sa mga cards napupunta mo? Napupunta na sa akin. So you stopped? For a while. So, ginawa yung negosyo dahil yun ang nakikita mo sa mom and dad. Yun ang exposure mo kasi they've always been in business. Yes po. And if I wanted to earn extra income, kasi po like... Kailangan ikaw ang kumita. Yeah, back then, nung pizza was I think 70 pesos. So I needed that extra 10 pesos, di ba? Alright. So, benta na ko. Alam mo, napaka-negosyante mo talaga. Exacto yung mga presyo, di ba? Okay, kasalukuyan, bago ka pumasok sa bahay ni Kuya, ano ba ang negosyo mo? So right now, well, Forza, we do mga underground battles, we do mga obstacle runs, and we have mga dance tournaments, as well as a clothing line po. No. The clothing line is a family's business. Yes. Pero yung mga events na ganun, yes, yan po. Talaga ang negosyo mo? Yes po. That's interesting. Yeah, so we did a student versus student MMA battle. So it's Forza Underground. Then we did MMA is mixed martial arts. Mixed martial arts. Parang UFC. You do that? I do boxing po, but I'm a better I'm also a boxer, promoter. Actually. Ah, talaga po? Uy, hindi. Huwag ka maniwala ko. Okay. Ano pa? But nagpa-boxing ka? Ano yes pa? Po. Well... Before po, well, I was into water polo, then I did CrossFit, tennis, tapos cross-country po. At talagang mahilig ka sa talaga sports. Okay. Sports po. And then you were organizing these events. At yes, maganda ang kita. It's okay naman po. Hindi, ang maganda din kasi yung training na nakuha mo sa mga magulang mo. Dahil you are in the clothing business, sasabihin ko na po mga kaibigan ko ang iyong mga magulang, ang nakakatuwa ay pag-summer, actually, hindi ko to sa'yo narinig. Narinig ko to sa parents mo. Okay. Talagang nagtatrabaho kayo sa, yes, sa tindahan. Po. Yes po. So, what happened was, so obviously, I did mga other businesses and stuff. Tapos, nung nag-high school ako, sinabi ng parents ko, well, we'll start grooming you na. So, akala ko, parang manager na ako or something. I was thinking high school, di ba? Sabi nila, ha? Tapos, dinala ako sa factory. Tapos, oh, sige, mag-tag ka ng mga shirts. So lahat ng shirts, di ba po, when you go to a garment store, the tags are usually sa label or dito sa may armpit okay. area. Mm-hmm. Kailangan doon po kasi makapal yung tela. Kapag na-miss mo yun, butas yung shirt. Reject na yun. Ah, okay. Dami ko na-reject dati. So doon ko nag-umpisa? Yes po. Oo. Dinig ko natuto ka, what? Marunong ka mag-sketch kahit paano, hindi? Sketch, no po. But I used to know how to make patterns for shirts. Before. Kaya mo gumawa ng patterns. Pero kaya mo mag-cut? Yes po. Tumahi? Sa sewing machine po. But super... But that's not easy.
Sa sewing machine, kaya mo? I was able to sew my own pants, sir. Wow! Pero yung pattern pang babae, hindi ko alam na ginamit pala yun. Ano. Okay, pero nagawa mo? Yes po. And then, of course, you pack? Yes po. Ano ang ibig sabihin ng packing? Packing is to, for example, like from the shirt mismo, kasi po, it's not like other stores na parang you get it off the rack, they put it in the bag, and then they give it to you. On our line of business before po, you would pick one from the rack, oh, I want this one, then tapos, we'll get it from the mismo stock room. Tapos okay. Paglabas, may papel, may plastic, may papel na, tapos may parang cardboard sa likod, para at least parang presentable. Oh, and you have to do it fast, kasi ang customer nag-aantay na sa labas. Usually, we pack it po beforehand. Beforehand. Sa may factory. So, kapag pumupunta na doon, may size na, may kulay, so, lahat. Pag-abot na lang. Okay. But I want you to show how you do it. Kasi, turuan mo si Tito Boy. Narito, we have some shirts. And this is what we're talking about. Tonight with Boy Abunda shirts. Di ba? Yumama na rin tayo. Meron tayong line of shirts. So, how do you... This is how you do packing. Yes po. This is just the specs are a little bit different, but then sige po. Para lang demonstration, no? Yes, demo lang. If we lay out the shirt, kasi po we have to lay out the fullness of the shirt. Layout, okay. And there. Then for this shirt po, you have to dapat naka-ano? Dapat naka-flat po siya. Flat at saka likod ito. Yes po. Okay. And then for this shirt, medyo rectangular yung uh-huh. shape niya. So dapat patayo siya kasi po it won't fit in the right. plastic bag. Okay. And then this is what people don't really get. Kasi po usually you just fold here, you fold here. Tama. Pero po you'll have lines where you don't want lines. So for example, bumili ng customer, they put on the shirt, ay may line dito. Uh-oh. So what you do is you fold it here without folding ito. Okay. You try your best to fold it. You fold it here. Okay. Without folding this para pag fold mo walang clean siya po. Alright, okay. Tapos doon, ganun din. Yeah, the other way. So parang without folding the other. Okay. Then, ganun po. Tapos, okay. Now, ilalagay mo dyan. Yes po. And then, the technique, well, for me, what I learned is, kasi some people, yung mga beginners, ang ginagawa nila, they pack like this. Oh, kasi yan ang parang madaling tingnan. Pag ganito. Okay. But then the problem is, dumidikit siya, so it takes longer. Okay. So what you do is, so at least, pwede mo i-fold. So i-fold mo siya. And then, oops. Okay. Yeah. There. Galing naman. Try mo, Tito Boy. Can I try? Sige po. So, ang dali panuorin eh, di ba? So, ganito ho yan. Kasi ang negosyo namin nung bata pa kami ay talagang mga t-shirts. So, ayusin mo yan. I-correct mo na lang ako, ha? Okay? Tapos, ito ay ilalagay mo dito sa gitna. Tama po. What people don't realize is that para walang marka, ay you try to fold this as much as you can. Tama ba? A little bit doon. Kasi parang you're trying to trace this. To avoid area. That. Oo. Parang dyan. And then, fold ka dito. Yes po. Boom! Boom. Okay? Ang kabila naman ay ganun same. Din. Ilang seconds dapat ito. Tapos ganun. Okay. Tapos ito. Tapos ito. Galing! Okay? Palakpakan nyo naman ako. Tapos, ang paggawa nito ay, totoo yan, kung hindi mo sinabi sa akin, I would have done it this way. Dahil sinabi mo, ito pala yan, para hindi dumikit, kasi kontrolado mo yung portion na may dikit. Tapos hindi ko may pasok, pero naipasok ko na rin ng konti. Ayan. Okay. Ayan. Boom! Diba? Tonight with Boy Abunda, sure, thank you, Gino. Ito po, pakibigyan na lang sa customer. Maraming salamat. Sabi mo, Gino, kanina, the reason why you're getting into the house of Kuya is, aside from many things, it's to, you know, to find yourself. Yes, po. Are you expecting to find love inside the house of Kuya? Well, we'll see, po. I mean, we'll see. I don't know what to expect, po. Pero ang ganda, no? Yung walang expectations. Yes po, wala. Bahala na si Batman. Yes po, I have no idea. Have you always been this daring? No po. Well,
yung barkada ko, well, they would tease me na parang torpe and stuff like that. Ah, well, ang question ay, torpe ka nga ba sa babae? Yes po. Yeah. You've had girlfriends? I've had one po. One girlfriend? And then like an MU nung high school. Yeah, I mean, you know, okay. Bakit ka natotorpe? May paliwanag yun. Kasi po, like for example, you're a group of friends, all guys. Okay. Tapos, oy, tingnan mo yan. Tapos they hype you. So sobrang hype ka na. Okay, give it to. Tapos pagpunta mo sa babae, parang okay. Nagsastop ka. Tapos yung babae, madaming friends. Tapos tumitingin sila. So parang ako na nervous ako. Tapos, for somebody as guapo as you are, for somebody as good as you are, you're a good boy, you're a good son, natutorpe. Halimbawa lamang, you know, in the business, we also don't know what's gonna happen. I mean, this is one of the best things about show business. Dahil hindi natin alam kung anong darating. Halimbawa lamang, ito dito, nariyan ang crush mo. Oh, halimbawa gosh lang, Gino, paano mo sasabihin, anong sasabihin mo sa crush mo? Look at the cam. Okay. Nariyan si Barbie Imperial. Oh, gosh. Okay. Who is your crush? What would you tell Barbie? Go ahead. 5, 4, 3, 2, 1. Action! Hi, Barbie Imperial. Kamusta ka? For sure, hindi mo ako, like, you don't know me, but yun lang. Hi. Maybe this is why. Say something about yourself. I feel like I am good enough. But I'll tell you something. She's very pretty and she's very nice. Okay. Well, at Barbie, kung nanonood ka, I mean, thank you. I mean, she's a good sport, but she's very, very pretty. Yeah. I'm... Okay. Maraming salamat and all the best. Thank you, sir. All the best. Sabi mo nga, you're coming into the house of Kuya without a game plan. Anything can happen. So, all the best. Thank you. Thank okay, you. Let's do fast talk. Okay. Hindi pwedeng hindi natin gawin ng fast talk. Okay, let's go. Okay. How much time do we have? 2 minutes? Okay. Gino. Verde, azul. Azul. Agahan, hapunan. Agahan. Boxers, briefs. Boxers. Childhood crush. Amy, a girl from my school. One thing money can't buy. Love. Saan ka di magaling? Magluto. May dadapong gagamba sa'yo. Anong gagawin mo? Hahampasin ko. Most famous person in your phone contacts? Rian Ramos. Paboritong tunog? Doggy. Titi and doggy. Okay. Paboritong amoy? Orange. What makes you angry? People who are late. Mapapagalitan ka ni Big Brother. Anong kasalanan mo? Maybe trying too hard. Bakit ikaw ang dapat maging big winner? Kasi po, totoo ako sa sarili ko, and I feel like the Philippines will know that. Pera, pag-ibig? Pag-ibig, syempre. Sexiest part of your body? Kamay. Is that lights on or lights off? On? Sex or chocolates? Syempre, kung kaya, sex, diba? Maraming salamat, Gino. Thank you. Maraming salamat. I will see you in a couple of weeks. Thank you po. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik, katulad ng sabi ko kanina, ay makikilala natin yung isa pang bagong housemate ni Kuya. Sino siya? Malalaman ho natin sa pagbabalik ng TWPN. Kiara, welcome to the program. Thank you. Kumusta ka? I am super happy and nervous at the same time, but now I'm here in front of you and I'm super happy. Ang cute, sabi ni Kiara kasi, nung bata pa siya, pinapractice daw niya ang pagkakataong ito na kunyari ay ini-interview ko siya. Opo. Tell me the story. Okay, nung bata po ako, lagi po ako mag-isa sa bahay, yung mom ko nag-work. So I would wear my mom's clothes, tapos talagang naka-heels pa po ako niyan, tapos po ako sa sofa namin, tapos... Hi, Tito Boy! Hi, Tito Boy! Ganyan. Yung mga kwento sa buhay, kunwari, kinakwento ko, tapos, ngayon po nandito na. Nakakaaliw. Nakakatuwa. Okay. Ika'y tubong, to a certain extent, tubong La Union. And that's one of the reasons why you know how to surf. Yes. Ano ang kwento? Dahil... You should know Echo.
Yes. Rosales, paano kayo nagkakilala? He's a good friend of my dad. Matagal na po sila magkakilala ng dad ko. My dad, he's been living in La Union for 20 years na po. Your dad is a Japanese man? Japanese. Okay. He's Japanese. Mahal niya talaga ang La Union? Opo. Hindi niya nainiwan yung La Union and he's been surfing there for so long. Okay. So, ang nagturo sa iyo mag-surf ay ang dad mo, who is a good friend of Echo, of Jericho, yes. Rosales. Totoo ba na your dad still has his restaurant? Yes. Oh, kasi pag nagpupunta sila Echo at saka si Kim, yeah. What's the story? They visit him, right? They visit and then they eat there with Miss Kim. And Kuya Jericho, he's sobrang nice niya. And sobrang bait. Opo, sobrang bait. Nakilala ko siya nung bata pa ako, but then last year when I started living there na in La Union, doon nakikita ko na siya ulit. Minsan dumadalaw siya and sobrang bait niya po. Kilala kang anak ka ng kaibigan niya? Yes. Okay, that's good. Kasi siguro mga 20 years ago, I did an interview with Echo doon. Yeah. Hindi pa ganun ang San Juan. Opo. Tama ba? Opo. Oo, before, hindi pa ganun. Sobrang ano, peaceful, pero ngayon ang dami ng tao. Right. Masaya he was na. Just starting during the time just and starting. I did an interview with Echo. Doon mismo naglalakad kami sa dalampasigan. Wala pa masyadong tao. Walang nagkakagulo. Can we get may baon-baon ka kasi eh, nakita opo, ko. Opo, may baon po. Pwede. Tingnan nga natin. Kunin natin ito. These are the surfboards. Yes. Okay. Dahil, galing naman, dinala mo talaga ito. Galing pang La Union. Okay, galing La Union. Ilagay natin dito dahil I want you to take me to the time when your dad was teaching you how to surf. Yes po. Teach Tito Boy. Okay, so first Tito Boy, you wanna sakay ka sa board. Like that. Pero yan, nasa tubig na yan, di ba? So it's not that easy. It's moving. Yes, so, hahawakan mo to. Hawakan niyo po siya. Paano ko masisiguro, Kiara, na hindi lulubog? Mag-float lang po siya. Basta wag niyo lang po siya i-ganon sa water. Wag i-ganon? Yeah. Okay, so kailangan may balanse. Okay, yes. And then tuhod muna. Yes po. Tapos sasakay po kayo sa board. Sakay? Okay. Sa board? Yeah. Okay. And then, you wanna paddle? Kunwari, paddle po kayo. Paddle ito, pero hindi ito ganun kadali kasi may mga waves, di ba? Paddle, and then? Siya. So, pag may parating na wave sa harapan mo, pupush mo siya para magda-duck dive ka. Ipupush ko pataas? Or you wanna go inside the wave? Alright. Pag may parating na wave. Okay, and sige. And then you wanna go to the lineup kung saan ka maghihintay ng wave. Yes. Okay. So, while waiting for the wave, you can sit down. You can sit and look for the waves. All right. Or you can just do like this. Dito lang? Yes. At balance lang habang nag-aantay ng wave. Yes. And then, when the wave comes, what happens? When the wave comes, syempre, check niyo po siya, and then you start paddling. Paddling? Paddle. Okay. And then, you stand up. So, when you stand up, you put your hands. Okay. Chest. Okay. Then you stand up and then you pull yourself up. Galing naman. Bak! Ganon. Yan, opo. Diyos ko dahil. Sa gitna tayo dito, boy. Baka maligit sa gitna, okay. Yan. And then, okay. That's when you... Stand up. Okay. And then you ride the wave. At hindi na ako babalik doon. Nakakapagod. And if you wanna go a little extra, kasi sa longboard po siya, you wanna do the hang five. Dito ka tumatayo. Opo. Hang five means five fingers. Oh my God. On the nose. Kaya mo na yon. Hindi mo pa kaya still yan? Practicing. Still practicing. Opo. Pero you're getting there. Getting there. Galing naman. Okay. So, kung hindi ka pa masyado naroon, you should stay here. Yes. Pagkaliwete ka dito. Pwede po. Kung saan po kayo mas komportable. Komportable. Ah, okay. Yeah. Dito tayo. Habang nagsusurf tayo, total nandito na rin lang tayo, Kiara. Okay. Pretend na nariyan ang mga waves. Wait, Kiara, sabay. Okay, there. Marunong ka pala kumanta. Opo. Talaga? Hilig ko kumanta. Mula't bata? Mula bata po. Ano ha? Baka matumba ka. Ingat ka dyan, okay? Subukan lang natin na hinihingal ho ako. Subukan lang. Subukan lang natin na kumanta ka habang tayo nagsusurfing. Sige, okay? Sige po. Kiara, may wave ha na darating, okay? Yan, dahil gusto na natin umuwi kasi natatakot tayo sa wave, ang kakantayin ko po. Okay. Umuwi ka na, baby. Ibigay mo. May wave.
Oh. Okay. Hindi ka marinig, Kiara. Go. At sa gabi na hanap-hanap kita. Tapos uuwi na po tayo kasi... Uuwi na tayo. You've always been... Oh, galing, no? So you've been singing since you were... Stay on the board. That's still okay. On the board. Okay. I've been ever since a child. Opo. Yun okay. My mom, she would push me. Kahit nahihiya na ako, kakanta ka pa rin. Dali, birthday party na ka, ano. Kanta ka doon. Oo, kanta ka doon. Kaliw. Pero, you went to Japan when you were what? 7 years old. 7 years old. Pero lumaki sa La Union from birth to seven. Hindi po. Simula nag-separate yung parents ko, doon po nag-start tumira yung dad ko sa La Union. Ah, okay. No, go, Kaka, go ahead. Pwedeng girl ang mag-ayos para komportable naman sa Kiara. Wait. Girl talaga ako. Ako din talaga. Hindi, na, hindi naman ako marunong. There, okay. Ah, sige. So, okay, ang kwento, Kiara, ay... Okay, you were a child and then your parents separated and then? And then my dad started moving in La Union. Ilang taon ka? Siguro mga two, three, nung nag-separate. Coming from Manila? Coming from Manila. Ah, alright. And then he fell in love na talaga with La Union. Fell in love in La Union. And then you remember, tinuro ang kanya mag-surf. Yes. Itong mga panahon na ito, how old were you? 4, 5, 6, 7? Yeah, until 7. Ah, okay. Tapos nung 7 years old na po ako, we moved to Japan, me and my mom. Because mom works there? My mom works right. there and I lived with my mom for almost 9 years in Japan. Doon ako nag-elementary and high school. But you were doing gigs in Japan? Yes. As a singer? Singer. So doon ka nag-bloom, doon mo na-discover that you could actually sing? Yes. Wow, interesting. Opo. I mean, paano? I mean, kumakanta ka lang? Ah, ang nanay nga pala, di ba? Kanta ka! Oh, opo, ganun po talaga siya. And then, the artist from the Philippines, they would encourage me to join showbiz in the Philippines, ganyan. Ah, yung mga bumibisita ng mga artista sa Japan, mm-hmm. where you would do front act performances for them? Yes. Katulad? Galing. AGs. Alright. And then Shamrock, Sir Mark Tupas, and okay. then Sir Wency Cornejo. Oh, I miss Wency. And then, so sitting nagsasabi, why don't you try going back to the Philippines and start a singing career? Yeah. Do you know some Japanese songs? I know. Sige nga, subukan natin habang nagsasurf. I like this eh. Habang nagsasurf. Okay. Go. Hitori janai kara kimi ga watashi o mamoru kara anata no arau kao ga mitai to omou kara my wave tito boy ayan toki ga naramete ku itami to tomo ni nagarete ku hi no hikari ga yasashiku te rashite kureru. Wow, anong ibig sabihin nun? You're not alone. You're not alone. I'm always here with you. There was a time that your relationship with your father was strained. Yes po. Bakit? At paano naayos? O inaayos pa? Siguro kasi my mom brought me to Japan. Tama. Tapos siguro feeling niya na, kasi ang Jap, he explained to me na if you lived with your mom, you live with your mom. And ako nung bata ako, hindi ko na-understand yun. Akala ko ayaw niya sa akin, ganyan. And ako yung lagi nag-reach out po sa kanya. So, ayun. Pero the fact that when you were a kid, sinusundo ka niya at tinuturoan ka mag-surfing was an indication that your dad loved you. Yeah. Pero hindi ko alam yun. May bahagi ng kultura na that if you decide to live with your mom, you stay with your mom. Yes. Okay, I didn't know that. Yun po yung hindi ko na-understand nung bata ako. Tama. I thought na... He just didn't want me. At nagtampo ka? Yes. Okay. Very long time. Mm-mm. Paano naayos? Naayos siya kasi I decided to visit my brother sa La Union. Mm-mm. And then, dun po nag-start yung communication namin. Sabi niya, oh, gusto mo ulit bumalik ng La Union? Sabay ka sa akin kasi nasa Manila din ako. This is your dad talking? My dad talking. Galing. And then it all started there.
everything. And then the business, and then nagka-bonding kami, and nakapag-usap kami. Okay. Na, when you told him that you were coming into the house of Kuya, anong naging reaksyon ng tatay? Super happy. Sobrang supportive. And even my mom, she's always supportive. And sabi niya, kung ano yung gusto mo, susuportahan kita. Bakit ka sumali sa PBB? Tito Boy, parang, yun nga po eh, ever since nung bata ko, pinapangarap ko na, imi-imagine ko na yung self ko nasa Boy Abunda, oh, ganyan. Ini-interview. Opo. Tapos, nasa PBB, kausap si Kuya. So parang, bata pa lang ako, gusto ko na po talaga. This was your dream. This was my dream. And you're living your dream now. Diba? And stay I'm there. Stay there. Because we're going to do fast talk. This is the first time it's happening. Habang nagsusurf. Ang alon, Kiara. Opo. Okay? Balance. Kahit naka-heels. Balance. Ano ba yung lingwahe na ginagamit pag sinasabing careful? Ganun lang? Opo. Walang mga terms na like the five, ano yung tawag nyo na? Five? Hang five. I'm sorry? Hang five. Hang five. Wala nang ibang terminolohiya. Hang five. Hang five or hang ten. Hang ten. Dalawang. Oh, hang ten. Yeah. Okay. Now let's hang fast talk. Yes. Okay. All right. In 2 minutes. Okay. Bukas, sara. Bukas. Moreno, mestizo. Moreno. Maaraw, maulan. Maaraw. Mahuhulog ka. Okay. Paksiw, kilawin. Kilawin. Arigato, sayonara. Arigato. Adult, teen housemates. Adult. Ugaling na mana mo sa papa mo. Pagiging prangka. Paboritong teleserye. Paboritong teleserye. Yung kay Jody Sampat. Pangako sa'yo. Best Filipino singer of all time. Miss Sarah Geronimo. Isang tanong para kay Big Brother. Kuya, saan ka nakatira? Ay, saan ka nagtatago? Oo, hindi. Cute ba si Fumiya? Yes. Cute. Huling beses na kinilig ka. 2 months ago. Saan ka mas magaling? Pagluluto o paglilinis? Both. Bakit ikaw ang dapat na maging big winner? Because I've been dreaming this my whole life and I know I'm deserving. Song of your life right now, few lines. Because I'm happy, clap along if you feel like I'm alone without a roof. Okay. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness in. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is. Sexiest man in the Philippines. Piolo Pascual and Jericho Rosales. And Jericho. Maraming salamat, Kiara. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. God bless you. At sana you. Ay lahat matupad ang iyong mga pangarap. Maraming salamat. Say hello to Kuya. Okay, thank you. Voice of La Carmela de Baracay, Dr. Steve Mark Gunn, Jeffrey and Vina of Astoria Plaza, Susan Compurgo, Joanne de Las Peñas of IMG Ambilife, Move On Clothing, Mario Theros, True Money. Maraming salamat. My book is still available at national bookstore outlets all around the country. Get a copy. Nanay's Gay Boy. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night.